mismo ba ng tinatawag nating MTB na goma at MTB? Listen, goma. Puro Maxis to, mga master. Ha? Kung interesado ka at naghahanap ka ng Maxis na goma, hala, marami tayong i-review rito, master. Kaya, let's go. Simulan na natin ito. Oy! Eto na kagad tayo, mga master. Huwag na natin patagalin ito. Aba, kung naghahanap ka ng Maxis para sa MTB mo, master, eto, alamin natin ngayon kung ano nga ba yung mga available dito sa Roosevelt Bicycle Center na Maxis na kailangan mo. Baka nandito na yung kailangan nyo, mga master. 27.5, 29er. Aba, marami tayo dito nyan. Okay, isa-isahin natin yan. Kagandahan nito, mga master, kapag Maxis ang ginamit nyo. Kasi syempre, ako, subok ko na kasi kapag Maxis ang ginamit ko, mas napupudpud yung puwet ko kesa sa Maxis, kesa sa goma ko. So, ibig sabihin, ganun siya ka-quality, ganun siya katibay, ganun siya kaganda. Para sa akin yun, mga master, ha? So, kung meron kayo ibang preference na goma, kung meron kayong preference na ginagamit, mas prefer yung ginagamit yung ibang brand, okay lang naman yan. Wala namang problema. Pero para sa akin, kung tatanungin nyo, Maxis ako kasi subok ko na yun para sa akin. Okay? Simulan na natin yan. Let's go. Eto na, mga master. Okay, si Maxis Cross Mark 2. Eto, mga master, 27.5 lang to. Tubeless ready. Gaya nung isang nireview natin na merong TR, tubeless ready yan. 27.5 by 2.25. Kung gusto mo naman na mas maliit, meron din tayo yan, master. Pakita ko sa iyo yung knobs nito, kung gaano siya kalupit. Okay? Yung mga ganito, mga master, yung mga ganyang pang MTB na Maxis, medyo makunat yan, ha, mga master. Huwag niyong aasahan na hindi makunat yung mga ganyan sa ahon tsaka sa patag. Usually kasi, ginawa si Maxis pang mga off-roading talaga tsaka pang mga bakbakan. Eto si 27.5 Ardent Race naman to, mga master. 2.20. So, ibig sabihin, mas manipis to kumpara dito. Alright? Pakita ko sa inyo yung knobs niya. Okay? Yan. So, tubeless ready rin ba? Tubeless ready rin siya, mga master. Okay, tatanungin natin kung magkano muna to. Balikan na natin tong ano, Crossmark para dire-diretso tayo. Etong Crossmark 2 ay 3,800. Pair na yon, mga master. Pair na yon. Okay? Pair. Inuulit ko, pair na yon. At ito namang Ardent Race ay 3,900. Pair na rin yon, mga master. Meron siyang, meron dalawa dito. So, ibig sabihin, pares na yan, mabibili mo. Okay? So ngayon, meron tayo dito mas matawa, mas makapal, mas malupit ang knobs, mas masakit. Ibig sabihin, mas makunat sa ahon, mas makunat sa patag. Ito, 27.5 by 2.35. Tubeless ready na rin to, mga master. Ay, ang kapal nito. So ibig sabihin, mas makapal to, mas malupit to. Okay? So tubeless ready na rin tayo. Ito tinatawag na forecaster. Okay? Forecaster. Lupit, di ba? So ngayon, pupunta naman tayo dito sa tinatawag nating DHF. Okay, ito yung karaniwan ito, ginagamit na ito pang ano eh, pang fat bike kasi sa taba nito eh. Okay, so ngayon si 27.5 by 2.50. Tubeless ready. Ready. Minion DHF. Okay, magkano to, mga master? Pakita niyo naman yung lapad tsaka yung knobs ito kung gano'ng kakatataba ito. Diba? So magkano ito, mga master? It's only 5,800. Okay? 5,800. So meron tayo ditong Crossmark 2. Meron tayong ditong Ardent Race. Tayong Forecaster. At meron tayong Minion DHF. Okay, pupunta naman tayo sa ibang brand. Sa ibang model pa. Sa ibang brand. Meron tayong ditong Aggressor na 29er. Kung nasa ibabaw, kung itong nasa ibabaw na to, puro 27.5 to. Ito naman, puro 29er itong mga nandito. Itong Aggressor na to is 29 by 2.30, tubeless ready na rin siya, mga master. Ang halaga nito is 3,800. Pakita ko sa inyo yung knobs. Knob check tayo. Gano'ng kaganda. Alright.
Tapos, pagdating naman dito sa Minion DHR 2, meron din siyang pang Minion Bank 29, itong DHR 2. Okay, yung kanina is DHF, ito naman DHR 2. Okay? Pares na rin yan, mga master. Ang halaga nito is 3,800. Okay? Kung ayaw nyo naman ng medyo makunat-kunat, ito parang naka-gravel din dito. Ito naman tinatawag na Icon 27.5 2.20. 3,800 din yan, mga master, ha? Yan. Tapos, si Icon na tan wall to, ha? Ito naman, si Icon na black wall lang siya. Yan, black wall. Yan yung knobs nito, diba? Parang pang gravel bike, pero ito ang kagandahan nito, mga master. Mas mabilis kang makakarating sa paroroonan mo kapag ganito lang ka ninipis. At mas makakaahon ka. Pagka mga ganito, anak ko, school, bukong liwayway na, nasa patag ka pa. Okay, hindi ka pa nakakaahon. Alright, so pagdating naman dito sa ibaba natin, mga master, itong Ardent na 29 by 2.25 ay 4,000. Ito, tan wall din to, mga master. Tan wall na yan. Tan wall TR, ibig sabihin, tubeless ready. Okay? Nab-check tayo, nab-check. Uy. Ito, tolerable to. Hindi naman siya ganun, siguro ganun kakunat. Unlike ito, kala mo alligator, di ba? So ngayon, ito naman tayo sa Recon Race. Itong Recon Race, karaniwan ginagamit ito sa mga XC. Yan ang mga ginagamit nilang pangkarera. Hindi ko alam kung anong special sa kanya. Pero ang nakikita kong special sa kanya, dahil sa mga knobs niyang maliliit, mas fast rolling tingnan. Okay, 29 by 2.25 tubeless ready Recon Race. Ang halaga nito is 4,200. Pair na rin yan, mga master. Alright, pagdating naman dito sa Maxxis Cross Mark 2. Ayan, okay dito. Black wall lang din siya. Nab-check tayo. Okay, pwede, diba? Cross Mark 2 yan, mga master. Ang halaga nito, mga master, is 4,000 only. Pair na yan. 2.25 tubeless ready na rin. Okay, pagdating naman sa Icon natin, meron din si Icon, naglabas din si Icon ng tan wall na tinatawag na actually pang ano to, pwedeng pang gravel din to kasi mas mataba lang siya siguro ang ano to, yung equivalent to sa 700C by mga 45, mga 50, mga ganun. 2.20, okay, tan wall Icon na Maxxis 29 by 220. Ang halaga nito is 4,000. Pair na yan, mga master. Ngayon, kung may nagustuhan ka dito, mga master, aba, sulit na kasi bibihira na ako nakakita ng mga available na ganitong mga model ni Maxxis. So dito sa ano natin, meron silang mga iba't ibang klase pa na model. So makakapili ka pa kung anong trip mo, kung anong type mo. Kaya puntahan nyo lang dito yan sa Roosevelt Bicycle Center. Yung ano natin, yung store nito, nasa description box para makita nyo paano nyo sila makakontakt through Viber at sa Facebook natin, mga master. Alright? Ayun na! Kung nagustuhan nyo, kung meron kayong nagustuhan dito, puntahan nyo lang dito ito, mga master, ha? Kung may discount, hindi ko pa alam kung meron kung makakakuha yung discount dito. Basta, pagpunta nyo rito, tingnan nyo lang itong wall na to. Yan na yun. Tapos sa kabila nito, mga master, ito, puro pang gravel tsaka road bike. Kung napanood nyo yung ating episode na pang gravel bike at road bike na episode na Maxxis Tires. Alright? Introducing Stingray. Oy, at syempre, available pa rin dito sa ating Roosevelt Bicycle Center ang Stingray Telephoto Spray, mga master. Mga master, pagka nagra-ride kayo at medyo nakakaramdam kayo ng pulikat at pagod na yung muscle nyo, lalo long ride o ducks, yan, mga master, subukan nyo yan, available lang dito sa Roosevelt Bicycle Center, Stingray Telephoto Spray. Ito, hot and cold to. Ito, cold lang. Kapag nag-overheat ka na sa Odax, spray mo lang sa muscle mo yan. Naku po, naka-powerful yan. So, maiibsan ang inyong muscle, pati muscle stress. Okay, dalawang klase yan. Ito yung classic, at ito yung ice natin, okay? So, kung gusto nyo matesting yan, para malaman nyo yung feeling, punta lang kayo dito sa ating model, okay? Classic at ice. Okay, punta lang kayo dito, mga master.
tester yan, pwede nyo subukan yan, okay? At syempre, available din dito ang ating Papa John Big Weezer. Okay. Ayan, available yan mga master. Puntahan nyo lang dito, okay? Kung meron kayong iba pang katanungan, PM lang kayo sa page or mag-comment lang kayo sa ating episode na ito. Right? O paano? Hanggang doon lang muna po tayo mga master. Palaging tandaan, palawakin ng kaalaman, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ako sa Roosevelt Bicycle Center. Ciao, paalam.